Francine's POV. Ikaw nang bahala sa isang yan, Kervin. Aalis na ako. Siguraduhin mong malinis ang trabaho mo. Matapos sabihin niya ni Nadia, umalis na nga siya. Naiwan naman si Kervin na tila wala sa sarili ko makangiti habang mariing nakatitig sa akin. Kita mo nga naman ang pagkakataon. Sa akin ka rin pala babagsak. So paano? Laro na tayo? Huwag ka mag-alala. Pasasayin kita dahil ito na ang huling araw mo. I was so scared to the point that I was trembling while crying. Kung ito ang katapusan ng buhay ko, dalawang salita lang nais kong sabihin. At mas mainam nang yun lang kaysang kalokong alam kong gagawin ni Kervin sa akin. Tapusin mo na ako. Tapusin ka. Tumawa siya na parang balik. Hanggang ngayon natatakot pa rin na malabaliw niyang tawa. Don't worry, tatapusin naman talaga kita. Pero syempre, maglaro na muna tayo. Pagkasabi niya noon, marahas niyang hinatak ang pangitaas kong damit. Dahilan para mapunit ito. Walang puso ka talaga, Kervin. Isang malakas na sampal ang ginawad niya sa mukha ko na lalo nagpaiyak sa akin. Bakit ba ako napunta sa sitwasyong ito? Bakit ba ayaw kong tigilan ang pesting curvy na to? Idagdag pa si Nadia. Sisingilin ko silang dalawa oras na makatakas ako ngayon? Ikaw ang walang hiya. Pinablandra mo ang katawan mo sa aming lahat, diba? San ka ba magaling? Sa pagpapaligay ng mga lalaki, diba? Daan-daan niyang hinawakan ng balikat ko, pababa sa braso ko. Unti-unti rin naglalakbay ang isa pa niyang kamay sa binti ko. Siguro naman ngayon sikat tong subok, mapapasakin ka na. Huwag kang mag-alala, mabilis lang to. Tapos ihuhukay na kita sa lupa. Giit niya pa. Nangilabot ako sa mga sinabi niya. Kailangan ko makatakas sa kamay ng Kervin na to, ngunit papaano? Alam ko mahigpit ang seguridad ng Dayton's Hotel, pero bakit wala man na nakakaalam na may nangyayaring ganito dito ngayon sa loob ng presidential suite? Nasaan na ba si Kyle? Tulong! Talungan niyo ako! Malakas kong sigaw, umaasang may makakarinig sa akin. Ngunit ang malakas na halakak ni Kervin ang siyang namayani sa loob ng silid. Parang awa mo na, Kervin. Pakawalan mo na ako. Gagawin ko lahat ng gusto mo, maawa ka. Lumapit nang siya sa akin at bahagyang hinaplos ang pisngi ko. Maganda ka, Francine. Sexy. At ikaw lang tayong babae na gustuhan ko, pero peste. Bakit masyado kang pakipot? Isa ka lang namang bayaran. Sabihin mo, magkano ka ba? Magkano bang kaluluwa mo? Sunod-sunod at mariin niyang tanong sa akin. Wala na akong ibang nagawa kung hindi ang umiyak na lamang lalo na nang marahas niyang tanggalin ang suot kong pantalon. Tanging ang panloob ko na lamang ang natitirang saplot ko. I'll keep on shouting for help while crying. At patuloy pang tumatawa si Kervin habang hinahawakan at hinahagkan ng katawan ko. Isa siyang masamang tao. At malabaliw na tawa niya, nakaramdam ako ng takot at panginginig ng buong katawan. Unti-unti na rin nanghihina at nais nang pumikit dahil sa natamo kong sampal, suntok at sugat sa kanilang dalawa ni Nadia. Sa mga oras na ito, hinihintay ko na lamang na bawian ako ng buhay ni Kervin dahil wala na akong magagawa pa. Nakatali ang mga kamay ko pati na rin ang paa sa upuan habang nakaupo ako. Hindi ganito ang inaasahan kong pagkikita naman ulit ni Kervin. Lalo naman ni Nadia, but I promise myself, revenge is on its way. Those words keep on repeating in my mind before I close my eyes because of the tiredness and pain that I felt. Kyle's POV. Eyes on the road, sigaw sa akin ni Steven. I was driving my sports car while we were in a Fast and Furious movie. Bawat minuto sa akin ngayon ay mahalaga. Hindi ako pwedeng mag-aksaya ng panahon, lalo na't buhay ni Francine na nakasalalay ngayon. Pagkarating nga namin sa Dayton's Hotel, ay kagad kong binilian si Amber na ipasara na ang buong hotel. At huwag susubukan hanggat wala akong sinasabi. And one more thing, Steven and Amber were listening to me na para bang nakasalalay sa akin ng mga buhay nila. Turn off the light in all flats. Make it look like a shutdown. Giit ko pa. Maya-maya ay dumating na rin ang iba ko pang mga kaibigan. Lahat sila ay naririto upang tulungan ako. They were all serious and ready to fight any moment. You don't have to do this, man. But I appreciate all your efforts and support. Thank you. Utang ko sa inyo ang kaligtasan ni Francine ngayon. I told them but they just tapped my shoulder. I cried in front of them. Sa ngayon, ang gusto ko lamang ay pagbayaran ng mga taong nasa likod nito. Ang pagkidnap sa isang tao, lalo na ang pinakamahalagang babae sa buhay ko, ay isang masamang ideya. Nagkakamali sila ng binangga. Naka-off na po ang lahat ng ilaw, sir.
Unlock na rin po ang system sa presidential suite, Amber told us. Ngayon, matapos niyan sabihin niyo na una na akong sumakay sa elevator, na hindi ko na pinagkabalang ayain pa mga kaibigan ko. Since ilaw lang naman ang pinutol, gumagana pa rin ang elevator at ang buong system. I made the hotel look like it was shut down dahil mas malaki ang chance na makuha namin ang pesting yon. Nang makarating na ako sa pinto ng presidential suite, dinig-dinig ko ang galit sa boses na lalaki sa loob habang bahagyang tinutulak ang pinto. Iniingatan kong makalikha iyon ng ingay. O kahit kaluskos man lamang para hindi makalata ang kusino man na nasa loob. Ano ba? Bakit walang ilaw? Nasa na bang pesting switch? Galit at marinyang niyang sigaw. Sinuot ko na rin ang night vision eyeglass ko para makita siya. Ngunit ganon na lamang ang galit na nadama ko nang makita ko si Francine na nakandusay sa lapag. Wala nang damit pang itaas at tayong pang-ibaba na lamang ang saplot na suot niya. Pakiramdam ko ay biglang nag-init ang buong katawan ko at anumang oras ay magliligab na ako. Kagad akong nalapitan at sinuntok ang lalaking nakatalikod. Peste ka! Sa kabiglaanan hindi ako agad nakatayo. At dahil na rin sa madilim, hindi niya ako makita at malabanan. Magbabayad ka dahil sa pananakit sa mahal ko? Sunod-sunod kong sigaw habang walang patid siyang sinusuntok. Dabang-dama kong init sa buo kong katawan habang pinaparana sa kanyang sakit ay pinadama niya kay Francine. I was furious. Mapapaslang ko siya kaagad and I will do it. Hey, enough man. Kasabay ng pagbukas ng ilaw ay ang malakas sigaw niyon. Hindi ko alam kung sino sa mga kaibigan ko ang sumisigaw noon. Leave! I shout back. At tanggalin ang ilaw na yan, sabi ko sa kanila, pero hindi nila sinunod ang sinabi ko. Itatara ko na sanang patalim na hawak ko sa lalaking nakandusay sa sahig pero pinigilan ako ni Steven. Huwag mong dungisan ang kamay mo. Justice will be served, bro, he said. Naupo, sinapaupo ko sa tabi ni Francine para takpan ang kabuuan niya. Wala siyang malay. Ngunit nang itapat ko ang tenga ko sa tapat ng puso niya, dama ko ang mabigat na paghinga niya. Help me! I don't know what to do. Halos mawalan na ako ng boses nang sabihin ko iyon. Sa kanila, habang yakap ko si Francine sa bisig ko, hindi ko maatim na tingnan ang itsura niya ngayon dahil kumikirot ang puso ko sa kalagayan niya. I promise to protect her, to be by her side always. But just like the old days, I failed again. I can't lose her. I love her so much. Bulong ko, sabay hagkan sa noon niya. Kasama si Steven, dinala namin siya agad sa Francine sa ospital. Habang iba ko naman kaibigan ay nahati sa dalawang grupo para pumunta sa simbahan. Kung sa nagaganap ang kasalan na Edison at Isa, ang iba naman ay sa pulisya upang asikasuhin ng pesting si Kevin Blanco, the man behind Francine's trauma. Bro, bakit hindi ko alam na may girlfriend ka? Steven asked me curiously. Hindi ko nga rin alam eh, kung may kami na ba ni Francine o baka nangarap lamang ako ng gising? Baka mas magulat ka kapag nalaman mong may anak na ako. Baliwalang sagot ko. I looked at Francine who's comfortably lying on a hospital bed, the doctor said. Natutulog lang siya at bumabawi ng lakas. Bahagya kong hinaplos ang pisngi niya kung saan may mga pasa. Pati pabalik, pababa ng collarbone. Seryoso ba? Tanong sa akin ni Steven na para bang nagbibiro. Well, hindi ko naman sinabi na seryoso ko. Yes, I have twins. They were both 5 years old now. Ngayon ko nga lang din, halos nalaman eh. Ngunit ngumiti ako, tinagang muli ang noon ni Francine bago ko nagpatuloy. Hindi ko alam na ako pala ang ama na ipinagbubuntis si Francine dati. Hindi niya na naman sinabi at balak na nga lang niya yatang itago. For what reason? Misunderstanding? I told him. Sa aming magkakaibigan, kaming dalawa ni Steven ang pinakamalapit sa isa't isa. Magkakilala na kasi kami kahit noon pa. Mula elementary hanggang sa kolehiyo ay magkaklase kami. I know him and well, he knows me too. Ultimo utot ng pisngi na yan, alam ko ng amoy. Kaya naman hindi ako nahihiya na magsabi sa kanya. Ganon din naman siya sa akin. Bala ko namang ipaalam ang tukol sa amin ni Francine at sa mga anak ko at sa iba pa naming mga kaibigan. Sadyang siya lang kasama ko ngayon kaya naman siya ang una nakakaalam sa mga kaibigan ko. What the? Ganon katindi ang kaharutan mo para makabuo ka ng kambal? Gustong gusto kong batukan si Steven dahil sa pagka-OA niya.
OMG man, nauna ako nag-asawa kaysa sa'yo, pero may 5 taong gulang ka ng anak at kambal pa nga. Giit niya pa. Hindi pa rin makapaniwala. Huwag kang ang sira. Natural, kaya kong bumuo ng bata. Meron akong malaking may pagmamalaki na kailan ng bawat perlas. So anong mali dun? Kunot noong tanong ko sa kanya. Palibhasa, matagal ng bugok na Steven kaya napag-iiwanan. But you know, he looked at Francine and it made me furrow. You woman here, she looks familiar. Para nakita ko na siya. Seryosong saan niya? Malamang na nakita niya na talaga si Francine dahil lagi ko naman siyang kasama noon sa tuwing pumupunta kami sa Club V. But it doesn't matter to me anymore. Kahit sang lupalop niya pa nakita si Francine. Bahagi na nung nakaraan ni Francine ang pagtatrabaho niya sa club dati. Wala rin man akong pakialam nun dahil tanggap ko na at mahal ko siya. Yes, I love her that much. Hindi na ako natatakot na aminin yon sa sarili ko ngayon. Yes, I remember. I saw her on TV before. She was on the breaking news, marrying that. I can't remember the name of that guy. At talagang sa dinami-rami raw nang po pwede niyang alalahanin patungkol kung saan niya nakita si Francine. Ayun pa talaga. OMG man, she's married already. So, what happened? You had a twin with her? He asked curiously. But I did not answer. I just shrugged my shoulder and let him think. Wala akong parang nagkwento sa kanya dahil hanggang ngayon, kumukulo pa rin ang dugo ko sa besting Kervin na yon. Kailan mo ba itong Kervin Blanco? Saang field siya sa business world? Nang madurog ko ng lahat ng meron siya, mariin kong tanong sa kanya. Seryoso ko at walang makakapigil sa plano ko. Talagang papagapangin ko sa putikan ang bugok na yon? He was the son of his temper is not that long too. Knowing Steven, mas matindi ang sira ng utak nito kaysa sa akin. Leave that Kervin Blanco to me. Kayo na ang bahala sa tatay niya. Mariin ko pang sabi. Matapos yon, nagpaalam na rin nga si Steven mula sa pagkakatulog. She was having a nightmare again. She is trembling. Hinahabol siya ng hininga habang pabiling-baling sa hospital bed. Hey baby, I'm here. I hold her hand and hugged her tight. I'm here, you're safe. Bulong ko. Francine's POV. May narinig akong bumubulong. May umahawak sa kamay ko habang mahigpit akong niyakap. Mabuti na ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko ay ligtas ako at kung sino man siya, ay prepared na manatili siya sa tabi ko. Ang imahe ni Kervin at ang kanyang malabaliw na tawa ay paulit-ulit na lumalabas sa aking isipan habang nakapikit pa rin ako. Nakakatakot siya. Ramdam ko pa rin kung papanong nanginig ang mga pawis ko at ang kabang nararamdaman ko pa rin ngayon. Laging nakakatakot sa ting nakikita ko siya sa aking panaginip. No, please, stop! Malakas kong sigaw habang pilit nilalabanan si Kervin. Alam ko na siya yon. Siya ang nakikita ko. Baby, wake up! I heard saying that but his voice is full of concern. Like he doesn't want to hurt me. That he wanted to protect me. France, it's me, Kyle, wake up! Giit niya pa. Pilit kong iminulat ang aking mga mata, ngunit napapikit na rin ang masilaw sa liwanag ang ilaw na nagmumula sa loob ng silid. The sounds of the machine inside the room, the smell of medicine, the white color that I saw when I opened my eyes. One thing I am sure about. Where in the hospital? May masakit ba sa'yo? Ano bang nararamdaman mo? You're having a nightmare. I'm scared. I told him. I sat on the bed while hugging my knees tightly. I hide my face between my knees while crying. I am here. Don't worry. Hinagkan niya ang noo ko at sinandal ko ang mukha ko sa balikat niya. Breathe. Yakapin mo ako na mahigpit. Hindi ka na mag-iisa. I am here, love. Sa kabilang banda. What are you feeling right now? Miss Jenny asked me. She was the new therapist that Edison and Isa were talking about. And now, Kyle accompanied me to her small clinic today. 3 araw matapos ako makalis ng ospital sa bahay ni Kyle sa HGS ako tumuloy. Ang kambal na may nasa mga magulang ni Kyle. Sa Dayton's Hotel naman tumuloy ang mga magulang ko na ngayon nakahanda na malamang para sa pagbalik nila sa Amerika. I'm okay now. Kyle hold my hands tightly. How about the dream? Nagpapakita pa rin ba siya sa panaginip mo? Tanong niya ulit habang may sinusulat sa maliit niyang notebook. I don't know. Tumingin muna ako kay Kyle bago ko sumagot. Kagabi, nagising akong nanginginig at pinagpapawisan ng katawan pero hindi ko alam kung bakit.
Hindi siya nagpakita sa panaginip ko, baka nakalimutan ko lang kung ano ba talagang panaginip ko. I answered honestly. Simula na makasama ko si Kyle sa isang bahay, hindi ko na nakikita si Kevin sa panaginip ko. Ngunit may araw ding nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi, takot na takot. Kapag nagigising ka ba, tila takot na takot sa tingin mo siya ang dahilan? Muli niyang tanong sa akin. Tumango ako bilang tugon sa kanya at nanatiling tahimik. Anong ginagawa mo para mawalang takot mo? Sa tanong niyang iyon, naginit ang mukha ko. Napatingin din ako kay Kyle na kalaunan umiwas ng tingin, tila nahihiya. Hindi ko tuloy alam kung sasabihin ko kay Miss Jenny ang ginagawa ko kapag nagigising at nakakadama ng takot. Dahil sa totoo lang, napupunta kami ni Kyle sa pagsasalo para lang maibsan ang tensyon na nararamdaman ko. Tuwing magigising ako, nakakaramdam ako ng takot at panginig. Well, pakikipagsalo? Patanong na putol ko sa akin ni Miss Jenny na kinayuko ko. Peste, paano niya naman nalaman ng ganong bagay? Nakakahiya, visit. Okay lang naman yon. Makakatulong yon para mawala yung takot at mabaling mong attention mo sa iba. And I suggest you should spend time with your friends, family and relatives. Have some time alone with your husband. Face your fears. Sunod-sunod pa niyang sabi. Matapos yon, binigyan niya ako ng reseta ng gamot at vitamins sa dapat kong inumin. At gamot na inumin lang tuwing nakakaramdam ng labis-labis sa takot para kumalma. Thank you, Miss Jenny. Mauna na rin kami. Nakangiting paalam ko sa kanya bago tumayo. Your parents. Lumingon ako kay Kyle. Maabutan pa ba natin sila? Tanong niya. Hindi ako makasagot at hindi ako sigurado kung maabutan pa ba namin sila. Ngayon na rin kasi ang balik nila sa Amerika. I don't know. Why? I ask, my brows furrowed. Nothing. I just want to meet them. Hindi ko pa nakikita ang mga magulang mo ng personal. Ginawaran niya ng hagka ng kamay ko bago hinila at inakbayan. Pagsakay namin sa kotse niya ay sa HGS na rin ang tuloy namin. Akala ko nga susunday namin ang kambal sa mansyon nila, ngunit mamaya na lang daw dahil gusto niya akong ipakilala sa mga kaibigan niya. Wala rin siyang bukang bibig buong biyahe, kundi ang mga kaibigan niya. Kesyo magugustuhan ko raw sila, matutuwa raw ako kapag nakilala ko sila. Ang best friend niya raw si Steven, pero wag daw ako lalapit doon dahil Warfic ang asawa noon, and so on and so forth. Sa dinami-rami niyang sinabi, isang bagay lang ang nakakuha ng atensyon ko. At yun ang tungkol sa nangyari sa Dayton's Hotel. Ano nga bang nangyari? Paanong nadala ko ang bugok na curvy na yon? And what about Nadia? Sunod-sunod niyang tanong. I looked at the window while remembering that time when I heard continued knocking on my door. Then eventually told him as if I am a storyteller. Sa kabilang banda. Tell him the truth, Bax. Napakadaling sabihing mahal kita sa taong mahal mo naman talaga. Ano, buka ka lang ng buka pero wala pa rin assurance kung ano meron sa inyong dalawa? Diyos me, gasgas na perlas mo, wala pang I love you na gaganap sa pagitan mo at ni Kyle? Daig pa ni Aiza ang mga palingkerang ayaw pa huli sa ibang tindera sa dalipapa kung makaputak. Kung bakit naman kasi, kaya aga-agay narito siya sa bahay ko at ginising ako para may itutulong siya maganda sa akin. Aiza, mula pagmulat ko ng mata hanggang ngayon, gagayak na ako para maligo, hindi na tumigil ka paputak dyan. Hindi ba't ngayon ang kasal mo? Bakit di ka pa mag-asikaso? Imbes na sagutin siya, yun ang lumabas sa bibig ko. Alas 5 pa lang ng umaga at mama lang alas 10 na ang kasal niya. Kung kako kay Aiza, napakahaba pa ng oras. Para sa akin, kakapusin na siya. Lalo't eto't nakikipag-chismisan pa muna siya. Kukunin ko ang kambal, syempre, para maayusan na. Mag-ayos ka na rin. Huwag mong bubonggahan ha, baka akalain nilang ikaw ang ikakasal. Pagkasabi niya nun, umiyak na siya sa kwarto ng dalawa at kinuha ng mga bata kahit na halos kagigising at pupungas-pungas na. Mom, lumingon ako kay Ed, Kenji at parang ayaw nang umalis. Sunod ka? Nag-aalala lang tanong niya. Ngumiti naman ako at tumango. Nilapitan ko rin sa lang dalawa at ginawaran ng hanggan. Susunod ako, don't worry, okay? Huwag kayong makukulit doon ha? And your dad will go too. Pagpapaalam ko sa kanila. Ginawaran ko rin sila na hagkan sa noo. At matapos yon umalis na rin sila. May usapan kami ni Kyle na sabay kaming pupunta sa simbahan. Kaya naman, dumiretso na ako ng banyo at naligo. Ang damit na susuotin namin ay nakila Aiza. I did my usual routine. I brushed my teeth and took a bath. I blow dry my hair and put some light makeup on my face. I just wore a simple white top and pants. Magpapalit din naman mamaya. I was busy preparing my things when I heard a knock on the door.
I stand up and immediately went to the door. Ngunit nang buksan ko yung nagulat ako nang bumungad sa akin ang nakangiting si Nadia. Hello, Jewel? Nakangiting body niya. Nag-alangan naman akong patuloyin siya o hindi. Ngunit dahil nakangiti naman siya, nilawangan ko ang pinto para patuloyin siya. Ngunit kinalaki ng mata kong isa pang bumati na hindi ko inaasahang kasama niya. Hi, sweetie pie. At doon ko nga tuluyang dumiin ang aking paningin. Sa kabilang banda. Para nakilala ni Nadia ang curvy na yon? Kuryosong tanong sa akin ni Kyle. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Malay ko ba kung ano at sa nakakilala mga baliw na yon? Hindi ko alam at wala akong pakialam. Tinanggal niya na ang seatbelt niya pati na rin ang akin. Inalalayan niya rin akong bumaba. Magkahawak kamay kaming pumunta sa penthouse ng kaibigan niyang Chad daw ang pangalan. Are you okay with this? Tanong niya sa akin habang tinuturo ang lugar. Nilibot ko ang tingin ko sa lugar. Well, maingay syempre dahil malalakas ang music sa loob. Maliban doon wala na ako nakikitang kakaiba sa labas. Kaya tumango na lamang ako sa kanya. Kyle, inila ko ang kamay niya na nakahawak sa akin para mapahinto siya. Nagtatakang nakatingin lang din siya sa akin at inihintay ang sasabihin ko pa. Thank you. Thank you for not leaving me and staying by my side always. I don't know what to do if you're gonna leave me again. Ngumiti siya at tinila ko palapit sa katawan niya. Tsaka hinagkan ang noo ko. Hindi na kita iiwan kahit kailan. Tinayak niya sa akin ang kanyang mga salita. Please stay with me too. I cannot lose you, babe. Mabuti na ang pakiramdam ko. Napuno ng kaligayahan ng puso ko. And I think it's about time para sabihin ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Wala ba kayong balak tumuloy? Sabay kaming napalingon sa lalaking bigla na lang pumutol nang sasabihin ko sana. Hindi ko siya kilala at parang ngayon ko lang din siya at nakita. His eyes were color blue, brownish hair, kissable lips and pointed nose. Bakit ang gwapo ng lalaking to? Don't you dare look at her. May sumpa ang mga mata mo? Tinuro niya pa ang mata ng lalaki bago tumingin sa akin. His name is Chad, one of my friends. Akma makikipagkamay sa akin si Chad nang bigla niyang tabigin ang kamay nito. Huwag mo siyang hahawakan. May sakit kang ketong? Singhal niya pa kay Chad. Napairap lang ako at tinila na si Kyle para nga matapos na. Nakakahiya ang pagiging baliw niya. Wala akong ketong, no? Baka ikaw itong may ketong. Pahabol na sigaw naman ni Chad. At sumunod na rin kami sa loob. Pagkarating namin sa loob, isa-isang nagpakilala ang mga kaibigan ni Kyle sa akin. Nakalauna ay kinainis naman niya. Hi, I'm Mateo, the famous one. Napatingin ako sa kanya. Sinuri siyang mabuti. Wala ako ibang masabi kundi ang gwapo niya. And this is my beautiful wife, Norma. Nanlaki ang mata ko doon dahil kilala ko si Norma. Siya ang pinakasikat na modelo at nakadiskubli sa akin sa Amerika. I'm Brian. Nice to finally meet you. Akmang hahawakan sana ni Brian ang kamay ko nang paluin ni Kyle si Brian. Sorry, bawal pala makipag-shake hands sa'yo. Naiilang nasambit niya bago tumalikod. I am Cipriano. Welcome to the gang. Ngiting bati naman niya sa akin. Pakiramdam ko kinakapos na ako ng hangin sa katawan dahil walang tulak kabigin sa kanilang lahat. I'm Leonardo and this is my lovely wife, Monica. I smiled at both of them who looks kind and polite. Hola, I'm Ivan. Ngilitian ko naman siya dahil sa lahat ng kaibigan ni Kyle. Si Ivan ang di ko nakalimutan. He was the one who helped me to see Kyle before. Nice to see you again. Giit niya pa. And I'm Steven. The last time I saw you were lying in the hospital. I hope you feel better now. I smiled at him. Remembering what Kyle told me. Babe, huwag ka na makipagharutan, okay? Like, duh, I am just here. Napuno lang si Steven sa noo niya. Habang ako naman, napatingin sa babaeng katabi na ngayon ni Norma. She was so lovely. Blue eyes, creamy white skin, and looks familiar. That Carmina, Steven's wife, and Chad's little sister. Don't mind her. She's just spoiled but kind. Bulong naman sa akin ni Kyle na ikinangiti ko. Habang matagal na silang magkasama at magkakilala, nakakatuwang ipinakilala niya ako sa mga taong malalapit sa puso niya. Ibig sabihin, ganun ako kahalaga para sa kanya. Lumingon ako kay Kyle. Bahagyang hinaplos ang mukha niya. Thank you from introducing me to your friends. I like them. But his brows furrowed. Kinakabahan ako sa like na yan. Ako lang dapat na gusto mo. Tsaka huwag mong tingnan ang mga bugok na yan. Ang papangit nila. Mabuti pa dun ka sa mga asa-asawa nila.
Tinuro niya sa akin si Norma na masaya nagkukwentuhan sa kabilang mesa. Come on, iyahatid ako na, Kyle. Doon ka na lang sa mga kaibigan mo. Napatingin ako sa babaeng medyo kaliitan at nakasuot ng salamin. Napakasimple ng ayos niya pero mukha siyang karespe-respeto. Hi, I'm Vanessa, Chad's wife. Welcome to the family. Aniya bago niya ako niyakap na mahigpit at giniya na sa grupo ng mga babae. Pagkaupo ko naman ay kagad nabaling sa akin ang atensyon ng lahat, lalo na si Normang nangunguna sa kadaldalan. Sir Francine, have you done blow? Napaawang kaagad ang bibig ko sa tanong niya. Di ko naman kasi inaasahan na ganito pala ka-prank ang isang to, though she looks liberated at halata ayon sa kanya. Ha? Kasi don't mind her. Masyadong advanced ang utak ni Norma pagdating sa ganyang usapin. Sa aming lahat siyang expert, kaya't naku, masanay ka na. Giit naman ni Monica. Mukha siya ibang lahi at maamong mukha, pero para siyang weird na hindi ko maintindihan. I'm just asking her, so have you done it? Pagpipilit naman ni Norma. Girls, you should try that sometimes. Gosh, mababaliw ang mga asawa ninyo sa inyo kapag ginawa niyo yan. Giit niya pa. Ew, I cannot do that. Steven? Napailing na lang ako sa mga pinag-uusapan nila. Tayong si Vanessa lamang yata ang matino sa kanilang tatlo. Tahimik lamang kasi siya at nakikinig. Kamusta ka na? Nakangiting tanong sa akin ni Vanessa. Nalaman namin ang nangyari sa iyo pero huwag kang mag-alala dahil nakakulong ng curvy na yon. Dagdag niya pa. Yes, Steven said pinahirapan na sobra ni Kyle yung pressing curvy na yon. Well, he deserves that. Ines na sambit naman ni Carmina. But I know until now, hindi pa nila nahahanap si Nadia. That's what my husband said, ha? Napatitig ako kay Norma lang dahil sa sinabi niya. Kaya naman nakasingit na ako. Leave that to me. I'll make her pay. I told them seriously. Kyle's POV. Baby, are you okay? Tanong ko kay Francine habang nakadantay ang loon niya sa balikat ko. Mukhang inaantok na siya at medyo lasing. Ang mag-asawa at kaibigan kong kasama sa table ay tulog na at lupay-pay ang mukha sa mesa. Norma was sleeping as if she was in her bed. Si Vanessa naman nakasandal ang mukha sa natutulog na si Monica sa mesa, habang si Carmina naman parang sira na nakataas pang paa sa mesa at nakasandal ang mukha sa sandalan ng upuan. My goodness, they look like a total disaster. Mga mahihinang nila lang. Susuri-suri na sambit ni Francine at muling sinandal ang mukha sa balikat ko. Napailing ako at nalalata namang lasing na nasinin siya. Sadyang hindi nga lang tulog tulad ng iba. I won, babe. Look at them. Ngingisi-ngisi pang dagdag niya na kinaindig ko na lamang. Guys, tama na. Umuwi na tayong lahat at pagsak naman na itong mga asawa ninyo dito. Tinuro ko rin sa kanila ang kanilang asawa habang hawak ko si Francine sa bewang. They were all wasted. I want to dance. Pabalong nasabi sa akin ni Francine. Hinagkan niya rin ang balikat ko na naging dahilan ng pagsigaw ko na mahina. Oh my! Iligtas mo ko sa ganitong uri ng tukso? Bring the beat in, boys! I will dance. I will show you my dance move. Sigaw niya na kinakunot ng kilay ko. Habang mga kaibigan ko na may nagsihiyawan na parang tuwang-tuwa pa. Peste! Francine, halika na. Let's go home. I told her. I hold her face and made her look at me. Lasing ka na, umuwi na tayo. But to my horror, hinagkan niya ang labi ko, then smiles as nothing happened. You are so handsome, you know that? She asks, still looking at me half asleep. I know, babe, but we should go home first, okay? Pakiramdam ko, kumakausap ako ng bata. Niyakap niya ang braso niya sa balikat ko at muli, inihinig ang mukha niya sa balikat ko. Nahihilo ko eh, gusto kong matulog. Mawala na yata ako eh. Binuhat ko na siya at walang pakialam na inuwi na. Bahala na mga kaibigan ko sa kalat na iniwan namin. Baka pag wala si Francine dito ay pilit niyang sumigaw. I will never allow her to dance in front of my friends. Ako lang dapat nasayawan niya. Gotta go, kayo nang bahala dito. Sigaw ko sa mga kaibigan kong hilo na rin. Nakita ko rin sina Leonardo, Mateo, Charlotte, Steven na binuhat na rin ang mga asawa nila. Dahan-dahan kong nilapag si Francine sa upuan ng kotse dahil nakatulog na rin siya sa sobrang kalasingan. Her alcohol tolerance was so high, kaya niya nga yata makipagsabayan sa amin. I smirked as I remembered what she said. Mga mahihinang nila lang. Pag-uulit ko, pero siya rin naman pala. Pagkarating sa bahay, hinilimusan ko lang siya at pilit na tinutbrush siya ng ngipin niya. I also changed her clothes with my oversized shirt. I was about to lay at her side when I felt her tremble again.
I'm here, babe. It's me, Kyle. Go back to sleep. Bulong ko sabay hagkan sa noon niya. Niyakap ko siya na mahigpit at pumikit na. Umaasang ko na bukasan hindi sasama ang pakiramdam ko dahil sa pag-inom namin ng alak. Francine's POV. Ang sakit ng pakiramdam ko, peste. Hindi na ako iinom. Pagmamaktol ko habang sapo ang sarili kong ulo. Pinainom ako ng pinainom ng mga asawa ng kaibigan ni Kyle, lalo na si Norm at Carmina na sobrang mahukulit. Ako naman tong si Gaga kasi hodang laglakin lahat ng alak dahil sa pakikisama. Pesting alak? Hindi na talaga. Last na inom ko na yon. Muli ko pang sambit. Yan ang lagi ko narinig sa mga kaibigan kong mahina. Mahihinang nila lang. Gulat na napatingin ako kay Kyle na ngayon pupungas-pungas pa. Morning, baby. Giit niya pa bago ko ginawaran ng halik sa labi. Pagkatapos nun muli siyang humiga at balak pa yatang bumalik sa pagkakatulog. Napakabilis ng tibok ng puso ko nang dahil sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ngunit pakiramdam ko, lalo ko na in love sa kanya ngayon. OMG, ang gwapo yun naman sa umaga. Kyle, nauutal kong tawag sa kanya. Tinapik ko pa ang likod niya upang gisingin siya. Kyle, tulog ka na ba ulit? Pakiramdam ko ay ang gaga ko sa tanong na yon. Malamang tulog yan. Di nga sumasagot, diba? Nang humarap siya ay nagkaroon ako ng pagkakataong titigan ang mukha niya. Marahan kong hinawakan ang pisngi niya at saka ngumiti. Tiningnan ko, matutulog kang parang bata. Bulong ko habang sinusuklay ang buhok niya. Kumunot ang noon niya pero tulog pa rin siya. You look so handsome. I love you, Kyle. Hahagkan ko na sana ang labi niya nang hilaan niya ako papunta sa katawan niya. Ay, kabuti! Sigaw ko. So you love me, huh? He asked while smiling from ear to ear. Say it again. I want to hear that again. He command. He? Nananaginip ka lang. Singhal ko sa kanya. Muli niya naman akong hinila, papatabi sa higa ng tabi niya. But you love me, don't you? Tanong niya ulit. Pakiramdam ko tuloy ay pulang-pula ng mukha at tenga ko sa kahihiyan. Ano ba kasing pumasok sa isip ko at nasabi ko yon? Napatingin ako sa kanya na halatang naghihintay na sagot ko. Nagtutulog-tulugan lang pala, buisit. Pabulong kong sabi sabay irap sa kanya. Baby, just admit that you love me. Wala namang mawawala sa iyo eh. Nakangising sambit niya na mas lalo kong kinainis. Ang sarap sampal-sampalin ng pagmumukha niya sa totoo lang. Ewan ko sa iyo, Kyle. Tumayo na ako at akmang didiretso na sa banyo. Ngunit na mapansin ko ang suot ng damit ay muli ako napatingin kay Kyle. Bakit ganitong suot ko? Bakit wala ako mga panloob? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Habang siya naman ay maang na nakatitig lang sa akin. What? Wala akong ginagawa. Nagmamaang-maanga na sagot niya. Nilapastangan mo ang katawan ko kagabi, no? Nakapamewang na muli kong tanong sa kanya. Sumagot ko ng maayos, Kyle. Kung ayaw mong basagin ko yung tinatago mo. Sa takot, tinakpan niya ng una ng ibaba niyang katawan bago sumagot. Inagkan ko lang yung nasa taas. Okay, I'm guilty, he answered. He looks defeated too. Napairap na lamang ko at hinawakan ang siradura ng banyo. Anyway, I love you. I smiled and winked at him before I went inside the bathroom. Sa kabilang banda. Ano, wala ka pa rin balak na tumayo dyan? Tanong ko kay Kyle nung pagkalabas ko sa banyo ay nakahiga pa rin siya sa kama at nakatulala. Mukha kang namaligno, giit ko pa. Did you say I love you to me before you go to the bathroom? Balik tanong niya. Hanggang ngayon yun pa rin palang nasa isipan niya. Naglakad na ako papunta sa closet niya para manguhan ng damit at di na sana niya papansinin. But to my surprise, sinila niya ako dahilan para bumagsak ako sa kama. Ano ba, Kyle? Kapag ako talaga nabalian ng buto, ituturta ko na yung tinatago mo. Yamot kong singhal sa kanya. Ngunit hindi man lang siya natinag. Masaya lang ako dahil sa sinabi mo. Ani niya bago ko hinagpos na napakahigpit. Yes, baby, I love you. Peste, 5 taon pero ikaw pa rin talaga. Ano bang ginawa mo sa akin? Bakit di ka nawala sa sistema ko? Tanong ko sa kanya na kinatawa niya naman. Hinagkan niya ang noo ko bago ko hinagpos na mahigpit. Nihilig ang mukha ko sa balikat at niyakap ko rin siya. Baby, 5 years. But still I'm head over heels in love with you. Di naman masama yun, di ba? He asked seriously. Totoo ba ang sinabi niya? Mahal niya ako noon pero hindi ko alam. Hindi ko nga ba alam? O nabulag na ako sa maling akala? Akala ko kasi hindi ka mapwede. Alam ko meron na nakapeso sa puso niya na kahit kailan hindi niya ako pa pwedeng magustuhan at di niya gugustuhin isang tulad ko
na kalapati kong ituring ng iba. Kung sinundot ko kaya ang sinisigaw ng puso ko dati, magiging ganito kaya kami ngayon? Yakap ang isa't isa, may ngiti sa labi. Kapwa nagpapalitan ng matatamis sa salita. Higit sa lahat, gigising katabi niya. Nagsisisi ka na ba ngayon? Giit ko pa. Gusto kong malaman mula sa bibig niya ang lahat ng kasagutan sa tanong kong iyon. Wala akong pinagsisihan. Mabilis na sagot ni Kyle. Kung magsisisi man ako, yun ay dahil sa 5 taong na sayang nang mawala ka sa tabi ko. Giit niya pa. My tears started to fall as I heard him saying those words. Napakasira ko naman kasi noon. Natakot ako, naduwag, tapos tumakas. Tumakas sa lahat ng bagay na hindi ako sigurado. Tumakas sa lahat ng tanong na ngayon ko lang nahanapan ng kasagutan. Tumakas sa sarili kong anino, sa sarili kong multo. I'm sorry, I said, wiping my tears. Hindi ko alam kung dapat pa akong humarap sa'yo. Tumabi, humagkan at yumakap. Pero deserve ko naman ang second chance, hindi ba? Sa pagkakataong to'y humarap na siya sa akin at pinunasan ang luha ko sa mata.